Bakit dito napili ni President-elect Marcos na isagawa ang kanyang inaugurasyon? Yes, Jun, ayon kay incoming Presidential Management Staff Secretary Zenaide Angping, tumugma ang gusali at paligid ng National Museum sa pangangailangan para sa inaugurasyon ni Marcos Jr. Sinimulan na ang puspusang paghahanda para sa inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos sa June 30. Ayon kay dating Manila Representative at ngayon ay incoming Presidential Management Staff Secretary Zenaide Angping, nag-ocular inspection na ang mga miyembro ng inaugural committee sa lugar. Bukod sa National Museum, ikinonsidera rin nila ang Quirino Grandstand bilang isa sa potential venue. Ngunit nag-alinlangan sila dahil nga mayroon pang quarantine at isolation facility para sa COVID-19 patients na naroon. Ayon kay Angpin, pangunahin pa rin nilang inaalala ang kaligtasan at kapakanan ng mga tao at ayaw rin nila na magambala ang pangangalaga sa COVID patients sa naturang lugar, kaya napili na lamang nila ang National Museum. Dati rin kilala bilang Old Legislative Building itong National Museum. Dito rin nanumpa ang mga dating pangulo ng bansa tulad ni Manuel Quezon, Jose P. Laurel at Manuel Rojas. Noong 1935, dito rin ginanap ang proklamasyon ng Philippine Commonwealth at dati rin itong kilala bilang National Assembly Building. Jun, nakausap natin ang Manila Police District Director na si Police Brigadier General Leo Francisco at sinabi nga na wala pa sila natatanggap na opisyal na impormasyon ukol nga dito sa gaganaping inaugurasyon dito sa National Museum. Pero sa oras daw niya na matanggap na nila yung opisyal na impormasyon ay agad silang maglalatag ng kanilang security plan para dito sa magaganap nga na panunumpa sa tungkulin ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos. Balik sa iyo, Jun. Nel, meron na bang, sabi mo kanina, nag-inspeksyon na dyan ang kampo ni President-elect Bongbong Marcos. Tingin mo ba, Nel, inaasahan na ba yan na magkakaroon ng limitado lamang na papasok sa araw ng inaugurasyon? Jun, bagamat wala pa namang official na information or yung plano mula doon sa binibigay sa atin ng kampo ni Marcos Jr., may posibilidad na magiging limitado lamang itong lugar. Kung makikita natin kasi dito sa paligid ng National Museum, kaya siguro ito ang pinili sa palagay natin ay maaaring maisara itong kalsada na ito dito sa harapan ng museum at maging limitado lamang yung pagpasok dito ng mga tao, maging ng mga sasakyan. Kaya hihintayin natin, Jun, yung magiging security plan at maging yung mga programa dito sa inaugurasyon at sa malamang ay papasok na dito ang Presidential Security Group dito sa pagpaplano para dito sa seguridad na ito dito sa lugar na ito. At maaari din na dito sa harapan ng museum maglagay dito ng COVID-19 patients na naroon. Ayon kay Angpin, pangunahin pa rin nilang inaalala ang kaligtasan at kapakanan ng mga tao at ayaw rin nila na magambala ang pangangalaga sa COVID patients sa naturang lugar, kaya napili na lamang nila ang National Museum. Dati rin kilala bilang Old Legislative Building itong National Museum. Dito rin nanumpa ang mga dating pangulo ng bansa tulad ni Manuel Quezon, Jose P. Laurel at Manuel Rojas. Noong 1935, dito rin ginanap ang proklamasyon ng Philippine Commonwealth at dati rin itong kilala bilang National Assembly Building. Jun, nakausap natin ang Manila Police District Director na si Police Brigadier General Leo Francisco at sinabi nga na wala pa sila natatanggap na opisyal na impormasyon ukol nga dito sa gaganaping inaugurasyon dito sa National Museum. Pero sa oras daw niya na matanggap na nila yung opisyal na impormasyon ay agad silang maglalatag ng kanilang security plan para dito sa magaganap nga na panunumpa sa tungkulin ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos. Balik sa iyo, Jun. Nel, meron na bang, sabi mo kanina, nag-inspeksyon na dyan ang kampo ni President-elect Bongbong Marcos. Tingin mo ba, Nel, inaasahan na ba yan na magkakaroon ng limitado lamang na papasok sa araw ng inaugurasyon?
Yun, bagamat wala pa namang official na information or yung plano mula doon sa binibigay sa atin ng kampo ni Marcos Jr., ano, may posibilidad na magiging limitado lamang itong lugar. Kung makikita natin kasi dito sa paligid ng National Museum, ano, kaya siguro ito ang pinili sa palagay natin ay maaaring maisara itong kalsada na ito dito sa harapan ng museum at maging limitado lamang yung pagpasok dito ng mga tao, maging ng mga sasakyan. Kaya hihintayin natin, June, yung magiging security plan at maging yung mga programa dito sa inaugurasyon. At sa malamang ay papasok na dito ang Presidential Security Group dito sa pagpaplano para dito sa seguridad na ito, dito sa lugar na ito. At maaari din na dito sa harapan ng museum, maglagay dito ng isang platform, ng stage, at dito ganapin yung panunumpa. Wala pa tayong eksaktong idea kung saan dito ilalagay yung platform, kung sa loob o sa labas ba, at kung ano yung magiging mga protocol ay aabangan natin dun sa mga susunod na araw. Ibig sabihin, Nel, maging sa mga kawanin ng media, ay wala pang sinasabi kung magkakaroon ba ng walkthrough dyan o tayo mismo ay magkakaroon din ng inspeksyon. Tama ka dyan, kasi kanina lang natin nakuha yung impormasyon na ang kanilang desisyon ay dito sa National Museum isagawa yung inaugurasyon. So hihintayin pa natin sa mga susunod na araw kung ano yung magiging pagkakasunduan at ano yung ibababa sa atin, kung paano magiging coverage dito at magiging mga dadalo dito sa magiging panunumpa sa tungkulin ni Marcos Jr. June. Salamat, Nel Mar.